friends, at last, makaka-uwi na ako ngayon. At siguro, doon pa na sa bahay, tutuloy yung medication ko at saka healing process ko. At sana, in 2-3 weeks time, totally healed na ako, totally recovered, para naman mag-back to normal na ako. I hope so. God bless. At saka, nagpapasalamat ako sa mga staff ng hospital dahil napaka-considerate nila. Very accommodating sila. Talagang wala akong masasabi. Sa susunod na vlog ko, ikukwento ko sa inyo kung ano naging karanasan ko rito sa loob ng almost 14 days dito sa loob ng hospital. Napaka memorable sa akin yung nangyari dito sa hospital hanggang dito sa paglabas namin. So I hope maabangan nyo yung susunod na kwento ko kung ano nangyari sa akin dito sa hospital. Tuloy natin sa bahay pag-uwi ko mamaya. Thank you. Okay. Waiting na kami, nandito na kami sa labas at hinihintay lang namin yung sasakyan para makauwi na ako. Ito pinaka entrance ng hospital. Ito yung maghahatid sa amin. Tagal. A few moments later. Doon ako sa harap. Pwede doon ako sa harap. Oh. Para ma-recline. Ito. Ito si Seth. Nagatid sa akin. Ah, sa likod mo. Buksan mo. Tapos kunin mo muna itong mga upo. Ito ipasa mo din sa likod. Sige. Ay, thank you. Okay na, kaya ko na ito, ano? Sige, dahan-dahan lang. Thank you. Dito ka, Ria, sa part dito, para ano? Dito ka, sa para maluwag. Yung stay ko na almost 2 weeks para na ring taon nangyari kasi naging incommunicado ko dun sa ICU. Ako makausap, nurse lang. Yung anak ko nandiyan lang sa labas, hindi kami makapag-usap for almost 5 days. Dinadalawa ko pero hindi kami nakikita. Nag-aabang lang siya kung may dapat iutos na bibilhin. Iutos sa mga nurses o anong advice. Doon lang siya, nagtsaga rin siya sa akin ng almost 5 days doon sa ICU bago ko nilipat sa ibang room, exclusive din ako. So ito na. Excited ka na ba mo eh? Saan ba ang nang pinilalagay? Alin? So ito, sabi ko ito na, last. Uwi na rin. Thank you, Lord. Yun, mabait ang staff, wala utility. Mabait lang sila, parang na-trained sila na well trained sila. Grabe. Comment sa service nila. Dito tayo sa Minyang.
approaching tayo ng pavilion ng Binyan. Pavilion mo. Approaching tayo Perpetual Health College ng Binyan. Isa sa pinaka-pioneer ng Perpetual. Dito tayo sa ano, Central Mall ng Olivares, Binyan. Sentro ng Binyan, yung mga pinakamalapit na mall sa mga ibang subdivision dito. Ilak mo pa, lalak mo. Hindi ko na naituloy yung vlog ko kanina pagdating dito sa bahay dahil medyo maraming ano, maraming sumalubong at nagtanong paano nangyari sa akin, ganun. Kaya medyo natagalan ako kinento ko sa kanila yung nangyari sa akin at saka yung buhay ko sa ospital. Ngayon nandito na ako sa room. Dito ako sa loob ng room ko dito sa bahay. Siguro dito ako magtatagal na mag-rest. Siguro it takes me 1 month para for sure na complete recovery yung mangyayari. Tingnan nyo yung ulo, kinalbo ako nung tapos may part dito na binuksan. Ayaw ko binuksan o binutas, hindi ko tinanong. Ngayon, magkakaroon ako ng every 2 days na cleaning dito. Siguro mga 2 weeks, then back to hospital for another checkup, final checkup siguro sa doktor. At yun naman ang sinabi ng doktor sa akin. Yung sinabi ko na kwento ko sa susunod na paano nangyari, ang buhay ko sa loob, na naging incommunicado ako doon, tsaka yung minsan yung agony, yung pang may nararamdaman ka tapos walang tao sa tabi mo. Seldom naman yung nurse na pumunta, almost 30 minutes, minsan isang oras, wala kang sasabihan kung anong nararamdaman mo. Talagang napakahirap yung sitwasyon na yun. Pero still, papasalamat tayo dahil ganito, naging maayos naman yung operation ko. Ang narinig ko sa doktor nung bago ako operasyonan, kausap niya yung daughter ko, parang hematoma ang narinig ko na parang nangyari sa akin. Kaya eto ngayon, higa ako. Bangon, higa. Pero kanina pagdating ko, hindi agad ako humiga nakahanda na nga yung higaan ko. Pero nag-pause ako mga almost 20 to 30 minutes kasi sa 2 weeks na yun, lamang na nakahiga ako at hindi naman ako pinapatayo. So parang sabi ko, babawi muna ako ngayon. Upo muna ako. Kaya yun, natagalan. Yung ibang nangyari sa akin bago ito, may kukwento ko sa susunod na vlog ko. Dahil talagang ikukwento ko lahat. Yung pagpunta namin sa Zambales, idudugtong ko yun. Na naging masaya kami. Pero at that time, ramdam ko na mayroon akong pain sa right side of my ano. Right side of my head. Kaya lang, taka ko, right side yung ano ko. Left yung inopera na part. Siguro ganon yung mga marunong sa medical siguro sila nakakaintindi kung bakit ganon nangyari. Napakahirap talaga. Isipin nyo ang naging bill namin doon for almost 14 days is
more than 300,000. How come na nakabayad kami? Siguro through prayers at syempre yung tulong na rin ng iba, tulong kamag-anak, kaibigan, tsaka yung mga kaklase ko na rin, siguro sa prayers nakatulong sa akin. Kaya talagang at that moment during the operation, I thought that I'll be gone. Magiging wala na, parang wala na si Jerry, pero ito, andun si Lord. God bless. Talagang ginawa lahat. May ayos yung operation ko, kaya kaya ayun, naging maayos. To God be the glory. Talagang ang dami kong iniyak yung time na yun, kasi hindi ko akalain na nagbuhos yung mga prayers ang tulong sa akin. Talagang hindi ko maipinta, naubos na yata yung iyak ko yung time na yun. Ito yung experience ko na hindi ko na makakalimutan habang nabubuhay ako. So hanggang muli yung kwento ko. Thank you. Ito. Asan silay, kuya? Dinner namin dito, pinagluto ako ni Mrs. ng ano. Na request kong ulam na tinola. Ayan. Tinola. Eh masarap. Andito si Sanchay. Tatago. Takot siya. Si Jones. Manugan ko. Masuriya nandiyan. Ito yung apo ko. Favorite kong apo dahil napakabait niya. Ayan. Hi, kamo. Napakabait ng apo ko na yun. Kaya panoorin nyo lagi, that isasama ko lagi sa vlog ko yan, si Kaloy. Kaloy ang pangalan. Kaloy! Separate na. Kung nagustuhan niyo itong video ko, please like and subscribe to my channel. At para updated kayo sa mga susunod na vlogs, click the notification bell. Thank you!